Ang mga kwentong inyong matutunghayan ay base sa mga totoong pangyayari na isinadula namin sa kakaibang pamamaraan upang mahandugan kayo ng mas maayos, makabuluhan at dramatikong panoorin dito sa kauna-unahang Pinoy Cine Comics ng YouTube. Halina't magimpal, mangilabot, lumuha at umibig. Ilang araw nang balisa sa evacuation center ang 85 anyos na si Mang Gregorio. May dinaramdam po ba kayo, Mang Gregorio? Napukaw sa malalim na pag-iisip ang matanda. Walang anuman, Nineng. Baka po may maitutulong ako sa bumabagabag sa kalooban nyo. Gusto kong balikan sa lugar namin ang natatangi kong yaman, Nineng. Naka-lockdown na po ang mga lugar natin, Mang Gregorio. Anumang oras daw po ay maaaring sumabog ang bulkan. Lalong nabalisa ang matanda sa narinig sa babae. Ang puso niya'y ginatngat ng labis na pangamba. Isang mapangahas na hakbang ang isinakatupara ni Mang Gregorio. Tumaka siya sa kanlungan. Pati ang mga sundalong nagbabantay sa bukana ng kanilang barangay ay kanyang napuslitan. Ang nakapupuwing na ashfall at malamig na hangi hindi niya alintana. Babalikan niya ang natatangi niyang yaman. Paparating na ako! Nanginginig na sabi ni Mang Gregorio habang nakatalukbong ng blanket na naglalakad. Pagdating niya sa kanilang bahay ay wala ang kayamanang kanyang sadya. Pero alam niya kung saan hahanapin ito. Nagtungo si Mang Gregorio sa kuweba at doon nga niya natagpuan ang kanyang natatanging yaman. Emilio! Tawag niya sa 60 taong gulang na anak. Tatay! Gulat na sabi nito. Sabi na nga ba't dito lang kita matatagpuan, anak? Sa lugar kong say, pinapayapa kita tuwing parang bulkang nag-aalboruto nung musmus ka pa. Nakangiting wika ni Mang Gregorio. Lumapit sa ama si Emilio. Bumalik na po kayo sa evacuation center, tatay. Delikado rito. Delikado nga, kaya sinusundo kita. Sabi mo'y susunod ka agad, kaya sumama ako sa paglikas. Hindi ko pwedeng iwan ang mga alaga nating hayop na tangi nating ikinabubuhay, tatay. May awa ang Diyos. Hindi ako maano rito. Kung gayon, mananatili rin ako rito. Tatay, 70 na po ako. Tulad niyo'y senior citizen na rin. Masuyong hinawakan ni Mang Gregorio sa mga balika at si Emilio. Oo, pero ikaw pa rin ang bunso ko. Ang baby ko na ipinaghiheli ko noon. Hinahagkan, niyayakap, minamahal na walang kapares. Nabagbag ang kalooban ni Emilio sa narinig sa ama. Tatay! Namuo ang luha sa mga mata ni Mang Gregorio. Tayo na lang ang magkasama sa buhay. Kaya pinipilit ko pa rin ang mabuhay. Ayaw kong matapos ang pagiging ama ko sa iyo, anak. Niyakap ni Mang Gregorio si Emilio. Halika na, anak. Huwag kang kumawala sa mga bisig ko. Lumuluhang gumanti ng yakap si Emilio sa ama. Tatay ko! Maya-maya pa'y magkaagapay at magkasukob sa blanket sina Mang Gregorio at Emilio habang naglalakad palayo. Matatanaw sa likuran nila ang nag-aalborotong bulkan na nagbubuga ng makapal at maitim na usok. Kabaliktara ng mapayapang kalooban ng mag-ama.
Pagdating sa evacuation center ay sinalubong ng babae si Emilio. Kuya Emilio, mabuti't dumating ka. Ipasusundo ka pa naman sana namin. Sinundo ako ng tatay. Pinanlakihan ng mata ang babae. Pero Kuya Emilio, imposible. Napangiti si Emilio. Bakit imposible? Ayan ang tatay. Sabi nito sabay lingon. Pero walang Mang Gregorio itong nakita. Kahit saan lumingon si Emilio, ay hindi nito makita ang ama. Kuya Emilio, nasa punerarya si Mang Gregorio. Wala na siya, kanina pang umaga. Oo, marahil ay intensyon niyang sunduin ka, pero sa pagkalabas pa lang nito evacuation center, ay nakita siya nakabulagta, inatake sa puso. Parang nawala ng buto ang mga tuhod na napaluhod si Emilio. Subsubpalad na tila musmos na umiyak. Tatay! Tatay! Hindi man si Mang Gregorio ang nagdala ng siyam na buwan kay Emilio. Ang pag-ibig sa puso niya para sa anak ay hindi matatapos habang nabubuhay, maging sa kabilang buhay. Dalawa ang pangarap ni Totoy, ang maging doktor o maging pulis. Pag naging doktor ako, gagamutin ko ang mga may sakit. Kahit walang pera, kahit utang muna. Pag naging pulis naman ako, parurusahan ko ang mga masasama. Pew, pew! Tuwang-tuwa sa kanya ang mga nakatambay doon. Doktor, pulis, pareho lang daw naman ang mga yun, na ang hangad ay kabutihan ng kapwa, ani Totoy. Bigla'y sinumpong ng hika ang lolo na isa sa mga tambay sa tindahan. Ayan, may gagamutin na ako pag naging doktor ako. Ang hika ni Lolo Umpong na laging sumusumpong. Nang biglang sitahin ni Totoy ang lalaking nagiinom doon. Ikukulong naman kita, Mangestong, kapag maging pulis na ako. At hindi pa rin kayo tumitigil ng paglalasing ng alak. Lalong lumakas ang tawanan. Hinila ng kanyang inang si Aling Tasing si Totoy matapos bumili ng pang-ulam nila sa agahan. Ay nako, tenat, magpiprito pa ako ng ulam natin. Bacon ba, Nay? Bacon ka dyan. Tuyo! Matuling lumipas ang mga taon. 17 taong gulang na si Totoy. Ito ang panahong susungkitin na lang niya ang kanyang mga pangarap. Hay, sa wakas, matutupad ko na rin ang aking mga pangarap. Aniya habang nakapamintana at nakatanaw sa maningning na mga bituin sa kalangitan. Matulog ka na, Totoy. Paluwas pa tayo bukas. At tinuntun na nila ang daan patungo sa mga pangarap ni Totoy. Ang lalaki ng bahay dito sa lungsod. Hangang sabi ng ina ni Totoy habang sakay sila ng bus at nakatingin sa labas ng bintana. Gusali ang tawag sa mga yan, inay. Maya-maya pa ay nag-aabang na ng jeep na patungo sa pupuntahan ng mag-ina. Mabuti na lang at pag-aaralin at patitirhin ako ni Tito Lucio dito sa lungsod, inay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapagdesisyon kung magdodoktor ba o magpupulis ako.
Mamaya na ang kwento, anak. Dinilim na tayo. Talasa mo mga mata mo't baka malampasan tayo ng biyaheng papunta kina Lucio. Nang biglang hablutin ng snatcher ang bag na kinalalagyan ng baon nila. Naku, totoo yung kwarta natin. Tinangay ng kidnapper. Hoy! Hinabol ni Totoy ang snatcher. Tigil! Akin na yan! Si Aling Tasing Namay nagtawag ng pulis. Pulis! Pulis! May nakarinig na pulis pero dinedma lang nito si Aling Tasing. Bakit ko naman huhulihin yun? Eh bata ko yun. Inabutan ni Totoy ang snatcher pero bumurot ito ng patalim. At inundayan siya ng saksak sa katawan. Matapang ka, ha? Kitang-kita ni Aling Tasing ang mga pangyayari. Totoy! Kumaripas ng takbo ang snatcher. Tarantang dinaluhan ni Aling Tasing si Totoy. Totoy, anak ko! Inay! Inalalaya ng ina si Totoy. Ihanap kita ng paggamutan, anak. May nakitang klinik si Aling Tasing. Isinugod niya roon si Totoy. Pero paalis na ang doktor. Nakasalubong nila ang kotse niyon. Hinarang ni Aling Tasing ang kotse. Dok, parahawa niyo na po. Gamutin niyo ang aking bunso. Parang inis pa ang doktor ng magsalita. May operahan ako eh. Maghanap kayo ng ibang paggamutan. Walang nagawa si Aling Tasing kundi ang ihanap ng ibang paggamutan si Totoy. Pero nawalan na ng lakas ang binata. Bumigay at hindi nakayanan ng ina ang bigat niya kaya't bumagsak sa lupa. Totoy! Kinantong ni Aling Tasing ang ulo ng anak. Anak ko! Nagsimulang umulan. Waring nakikiiyak ang langit sa kahabag-habag na tagpong yun. Sinihinaw ako, Inay. Ihapin niyo ko. Ayaw ko pang mamatay. Alam kong marami pang pulis at doktor ang mabubuti. Gusto kong napabilang sa kanila. Kagat labing niyakap ni Aling Tasing si Totoy. Inihele. Heling kasing tamis ng unang hele nito sa anak noong ito isang gulpa. Gagamutin ko pa si Lolo Ongpong. Malala na ang ika niya. Si Mamistong ipapakulong pa na talaga siya. Ayaw niyang tumigil sa pag-inom. Buong pagmamahal na hinaplos ni Aling Tasing ang mukha ng anak. Gising na, punso ko. Tama na ang pangarap. Hinugot ni Totoy ang kanyang huling hininga. Totoy! Bakit kailangan ang mga pangarap mismo ni Totoy ang dumurog sa kanyang mga pangarap? Solong anak si Henry. Kahit maliit lang ang pamilya nila at simple ang pamumuhay, ay masaya siya dahil sa pagkakaroon ng ulirang mga magulang. Hindi na niya hangad ang karangyaan sa buhay. Ang ina at ama niya ay sapat ng yaman para sa kanya. Subalit ang mundo nila'y biglang nalambunga ng maitim na ulap. Hinding-hindi malilimutan ni Henry ang araw na yun, lalo pat kaarawan niya nang iyo'y maganap. 20th kaarawan. May trabaho noon ang kanyang ama, kung kaya't sila lang ng kanyang ina ang magkasamang nagsimba. Pagkatapos ay namili sila ng konti nilang mapagsasaluhan. Nagulat pa si Henry nang iwan siya ng kanyang ina sa isang lugar.
may nakalimutan lang daw itong bilhin. Natanaw niyang pumasok ng mall ang kanyang ina. Anong bibili ng inay doon? Maya-maya ay napansin ni Henry na masiglang papalapit na sa kanya ang ina. Masayang masaya ito. Hindi kayang bilhin ang ngiti sa mga labi. Anak, happy birthday. Heto na ang pinapangarap mo. Tuwang sabi nito habang iniaabot kay Henry ang kahon ng bagong smartphone. Hindi ko na ipinabalot para makita mo agad. Dugtong pa nito na excited sa magiging reaksyon ni Henry. Pero mahal ito, inay. Okay na naman sa akin itong tikipad kong cellphone. Alam ko namang hindi ka materyoso, anak, pero gusto ka namin mapasaya ng tatay mo. Matagal namin pinag-ipunan yan. Maluhaluhang niyakap ni Henry ang ina. Maraming salamat, inay. Sa inyo ng tatay. Nang walang ano-ano'y, biglang may snatcher na humablot sa kahon ng cellphone. Natigilan si Henry. Pero ang kanyang ina ay automatikong napigilan ang patakbo na sanang snatcher at naagaw dito ang kahon ng cellphone. Nagalit ang snatcher at bumunot ng baril. Pinaputukan ang ina ni Henry. Saka mabilis na tumakas. Inay! Lumuluha at malakas na sigaw ni Henry sabay sugod sa nakabulagta at tugoong ina. Nang hihinang iniabot ng ina kay Henry ang kahon ng cellphone. Happy birthday, anak. Nakangiti pero hirap nitong sabi na pagkuway, nalagutan na ng hininga habang yakap-yakap ni Henry. Pumailan lang ang pinakamalakas na sigaw ni Henry sa buong buhay niya. Hindi na nakamta ng ina ni Henry ang hustisya. At ang ama naman niya ay nawalan na ng gana sa buhay. Nag-iba ang ugali nito. At kahit ang sarili ay pinabayaan na. Nagmistulang ermitanyo na ang anyo nito. Henry, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Yung matapang. Yung walang asukal. Yung mapait na mapait, kasing pait ng buhay ko. Utos ng kaling inumang ama sa nag-aaral na si Henry. Maganda ang trabaho ng ama ni Henry, pero tumigil ito at piniling magpaalipin sa alak. Kaya pinasan ni Henry ang mga obligasyon nito. Maging ito mismo ay naging pasanin na ni Henry. Henry, ang tatay mo, natumba na naman sa inuman, sa sobrang kalasingan. Iuwi mo muna bago ka pumasok sa school. Sabi ng kapitbahay kay Henry. Madalas ay ganoon, na parang krus na pinapasan niya ang ama. Diyos ko naman, tatay. Hanggang kailan tayo magkakaganito? Kahit halos ay lumugpo na ang katawan ni Henry sa mabibigat na trabaho gaya ng pagko-construction worker, ay pinipilit pa rin niyang makapag-aral. Kailangan magsikap, lalo pang't ang tatay niya ay tila wala ng pakialam sa buhay. Konting panahon na lang at gagraduate na ako ng college. Ang pag-ibig, isinantabi muna ni Henry. Gusto kita, Lizelle. Pero hindi pa ito ang panahon. Pero nanlumo si Henry sa sinabi ng kanyang propesor. Hindi ka makakasama sa mga gagraduate sa taong ito, Henry. Sumayad ng husto ang mga grades mo sa maraming subjects. Mabibigat ang mga hakbang ni Henry habang papauwi sa bahay. Ang dami kasing gumugulo sa isip ko.
Kapapasok pa lang niya sa bahay ay sinalubong na kaagad siya ng utos ng ama. Mabuti dumating ka na. Eh, bili mo nga ako ng alak. Ayaw na akong pautangi sa tindahan eh. Sumabog na si Henry. Gising na, tatay! Bangon na! Hindi ako si Cardo Dalisay na parang walang paggalupig. Malapit na akong sumuko. Pagod na ang katawan ko, ang isip ko. Nanlalambot at nanginginig dahil sa matinding emosyon na napasalampak sa sofa si Henry. Isinubsob sa mga palad ang mukha at tuluyan ang napaiyak. Sinisira niyo ang pagkatao ko, tatay. Aking mga pangarap na para sa inyo rin. Bangon na po! Tila binuhusan ng malamig na tubig ang ama. Nakatingin lang kay Henry at namumuo ang luha sa mga mata. Kinabukasan ay hindi na nagis na ni Henry ang ama. Parang itinuro ng mga paa niya kung saan ito matatagpuan. Sa sementeryo. Tatay? Mula sa pagkakatunghay sa puntod ng asawa, ay hinarap ng ama si Henry. Natuwa si Henry. Hindi na parang ermitanyo ang ama. Ito na ulit ang tatay niya na maaliwalas ang mukha. Henry, anak, madaling araw pa ako rito. Nilinis ko at pinintahan ang puntod ng inay mo. Ipinakita ni Henry ang dalang basket. May dala po ang kape. Titimpla ko kayo. Sige, anak. May pahabol ang ama. Pero lagyan mo na ng asukal. Gusto ko'y matamis. Matamis na matamis. Maluwang ang ngiti ni Henry. Pero may namumuong luha sa mga mata. Salamat, tatay. Maraming salamat. Patawarin mo ko, anak. Nagyakap ng mahigpit ang mag-ama. Kapwa lumuluha, pero maligaya. Thank you.